mga magbabalot sa Barangay Maybukog, Matagumpay. Para sa karagdagang impormasyon, narito ang report. Labis sa ikinatutuwa ng ilang may-ari ang Tagumpay na nakakamtan sa pagnenegosyo ng balutan. Bukod pa rito, hindi rin nila ikakaila ang saya sa kanilang mga sarili sapagkat isa ito sa naging tugon at gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Maupay naman kayo, siyempre nabubuligan ka na, kabulig ka na, mahit ibang tao. Siyempre asaya na kintustusan ang pangangailangan ngayon pagpapaiskwelahan ng mga anak. Ayon kay Sonia Konya, ang pagbebenta ng balot ang naging kaakibat niya at ng kanyang pamilya sa mga gastusin. At dahil rin sa kanyang pagpupursige, ay unti-unting nagbago ang kanilang estilo at estado sa buhay. Mabuti yung sa pagtitinda ng balot kahit paparang kumikita kami 3,000. Siyempre mahalaga sa amin ang negosyo na to kasi dito yung mga anak ko, kumukuha ako ng pagpaaral sa kanila. Tapos yung pangkain namin araw-araw. Subalit hindi maikakaila na sa kabila ng tagumpay na nararanasan, ay meron pa rin pagsubok na dinaraanan. Sugahin, may bagyo, naistakit balot, may mga nagbabaho, tapos mga tiga nga niya Manila, kasi siyempre Manila itam deliver, pagdadatong danay ginadamuid basag, medyo lugi kayong guti. Pero tuloy-tuloy lang nga niya negosyo, nababawi lang. Kaya't payo nila sa mga gustong sumubok ng ganitong negosyo, sipag at iba yung pagtutok ang kailangan para tagumpay ay kanilang makamtan. Unang-una, magtutok hiya iti trabaho, hiya lang good light mag-asikaso kay iasa lang nga niti ba, hindi rin maasinso. Mula rito sa bayan ng Maydolong, kasama si Ethel Obado, ako po si Almira Makawili, tagapaghatid ng impormasyon sa mga Estehanon, province-wide, region-wide, nationwide, and worldwide.